Sa mga kaipak, Breezy here. At today, kita nyo yung motor sa likod ko. Assembling ko yung mag-isa. I-customize natin siya. So, papalitan ko yung mga parts para magamit ko na siya. Tara, samahan nyo ako. I-modify ko itong motor na to. Ako mismo. Tara, let's go. Okay. So, ipapakita ko muna syempre yung mga papalitan natin. Makikita nyo, loose na to. Bulok na. Ayan, kinakalawang na. So, ito yung mga isa sa mga papalitan natin. At syempre, yung mukha. Ayan. Puro gas-gas na. May mga sira na. Exhaust. Luma na. So, makikita natin yung fluid. Matagal na to. Mga siguro taon na tong hindi napapalitan. Yung kulay niya, kupas na. Yung mga switch, bulok na. So, bago ko baklasin lahat, syempre, ipapakita ko muna sa inyo yung mga parts na ipapalit natin. So, madami akong plano para sa motor na to eh. Plano ko sana i-carbon to. Ito, i-carbon. Ito, papalitan natin yung bago yung underneath niya. Ito, i-carbon natin. Ano pa ba? I-repaint to. Pero, hindi ko yung lahat magagawa. Syempre, sa isang video lang. Kami pa akong plano regarding sa motor na to. Pero, hindi ko lahat-lahat magagawa. Syempre, mag-isa. Kailangan ko ng suporta at tulong. Syempre, sa mga sponsors natin. Tulad ng gulong, yung pintura, yung ibang parts, yung pagka-carbon. Sa ngayon, since mag-isa ako, papakita ko muna yung mga ikakabit natin na kaya natin ikabit mag-isa. Tara. Gagawin ko lahat yan dito sa shop ko, sa Breezy Emporium. So alam naman natin na galing ako Thailand at syempre namili ako ng mga parts doon at yun yung ikakabit natin sa motor natin ngayon. I-introduce ko na sa inyo mga kayapak yung mga motorcycle parts and accessories na nalikom natin. So simulan natin sa colored brake fluid. Ito, yan nga yung presyo niya, 100 baht. So ito yung nalikom natin, ayan, dalawa sila para sa handbrake tsaka sa hydraulic clutch. So speaking of hydraulic clutch, ang gagamitin naman natin is yung King Drag hydraulic braided hose, ayan. So tatlo sila, isang panlikod, ito yung panlikod, ito naman yung pangharap, ayan, dalawa. So speaking of hydraulic clutch, since nga nabanggit ko, gagamit naman tayo ng malupitang parts tulad ng RCB hydraulic clutch pump. Ayan. So sana lumambot na yung clutch ng Sigma natin pag gumamit tayo nito, no? So na-mention ko kanina na bulok na yung mga switches natin yung sa motor. So bumili tayo na isang set din magkabilaan. Hindi ko lang alam kung pang-ano motor to. Pero yun nga, nakita ko kasi na meron siyang ito yung passing light, which is ito yung mahalaga sa motor ko. So ito yung gagamitin natin na switch. Next naman is yung liwanag natin. So gagamit tayo ng Motaro motorcycle fog lamps. Kaya alam naman natin na madalas ang bumiyahe sa gabi. Kaya kailangan natin talaga ng maliwanag. Is yung isa sa pinakamahalaga talaga, which is yung preno. Ito yung preno lang na nakita ko na compatible para sa Sigma. So ito yung gagamitin natin. Hand grips para sa Sigma. Next naman is yung pampalakas ng motor. At syempre gagamit tayo ng Motaro carburetor. Ayan. So naranasan ko na mag-open carb. At ayun nga, mahirap kasi sa open carb pag pinapasok lagi ng dumi. Kaya bumili tayo ng Velocity na mayroong air filter. Ayan. So Velocity siya. Ito yung kinakabit sa carburetor. Bumili na rin pala ako dun ng ito, yung S1000RR na windshield. So makikita nyo mamaya ito, kakabit ko dun sa Sigma. Last but not least is yung ikakabit natin na pinaka basic part na nakita ko sa Thailand. So mag hydraulic clutch na tayo. So sana nga malambot na yung clutch natin pag ito yung ginamit natin. Napaka basic lang ng levers natin. At ayun nga, yan ang mga ikakabit natin Sigma ngayon. Pero syempre bago natin kabit yan, samahan nyo muna akong baklasin yung motor. Tara, let's go. Nasira ako na yung motor at yung lilinisin natin loob. Kitang-kita niyan, dumi oh. Ay, pagod. So marami pa tayong gagawin. Unti-untiin ko pa to. Let's go. So ito ang status ng motor natin. At ito nga una kong papalitan. Hand grips at yung switch. So babaklasin natin to. At naikabit na nga natin yung mga switches, ayan, kabilaan, malinis na siya tignan. So, ito, lalagay naman natin is yung ito, brake fluid. At safety first,
para iwas, di ba, lapnos ng paints, kailangan basahin natin yan. Kasi matapang kasi talaga ang brake fluid. So, nakakalapnos ng pintura to. So, lalagay natin dito. Let's go! Ngayon, lalagay na natin yung brake fluid. Usually, dito nila nilalagay, tapos pinapump ng pinapump, tapos binibleed. Ngayon, ito yung mas madaling paraan. So, i-apply lang natin siya ng ganyan. So, makikita nyo, dadalo yan, paakyat. Imbis na yung sistema na pababa. Patrabaho yun eh. Ito, ididiin mo na lang siya. Ayan. So, makikita nyo, konting piga umakyat agad yung fluid. Pero, papump natin na ipapumpin hanggang sa malinis yung fluid kasi madumi yung nasa loob. So, bulok na yung itsura ng tank ko. Ayan. Kaya, i-repaint din natin siya ng kulay na itong purple na to. Tulayan natin. So, natapos na natin spray na silver itong tank. Ngayon naman, papatungan ko siya ng pink. Tapos purple para makuha natin yung kulay na. So nagkaroon tayo ng problema, kaya ang kinabit ko is yung stock. Ayan. Yung stock na hydraulic. Kasi ito, lumalabas yung ano rito, yung brake fluid. Lumalabas dito, kaya ala, defective, kaya hindi natin siya magagamit. So, moving on tayo. Doon naman tayo sa hydraulic lang. Okay, so next step, ito naman. Yung RCB naman ang ikakabit natin. Ah. So, dito siya ikakabit yan. Ano ng clutch? So, bleeder. Ito yung bleeder niya sa ibabaw. Sana magawa natin ng maayos itong hydraulic. Tapos, linisin na rin natin itong makina. Kasi, wala na, bulok na eh. So, moving on. Dahil napatuyo na natin to, dito naman tayo ulit mag-focus. After dito, focus ulit tayo sa motor. Ko na ng hapon, biglang bumuhos ng malakas yung ulan kaya hindi ako makakapagtrabaho dito sa labas ng shop. So, continue muna lang ito ulit bukas ng umaga. So, pasok ko na muna siya sa loob. Basa na yung motor at hindi nga muna natin matutuloy yung pagkalikot natin sa kanya. Pahinga muna ako at bukas ulit. Let's go! Umaga na, nilalabas na natin ang motor. Let's go! Okay, so mamaya na tayo kumalikot regarding sa motor. Unahin ko muna itong magiging headers. Ayan. Ito yung magiging facelift ng Sigma. So yung S1000RR na windshield. Ayan. So ganyan ang magiging kalalabasan ng headlight ng Sigma natin. So after ko dito, tsaka ako kakalikutin ulit yung motor. Pero hindi ko talaga alam yung ginawa, alam ako matalino rito. Wala, suko na ako, hindi ko talaga kaya to. Okay, so medyo naguguluhan pa tayo in regards dun sa wiring. Klikan natin yun maya maya, pero ito nga, pakita ko lang sa inyo yung ginawa kong paint kahapon. So almost similar naman siya dun sa original na color. Ayan. Ito yung gawa natin, ayan. Para siyang metallic purple. Kasi ito naman, metallic purple din. Pero yung sa akin, medyo matte ang finish. So, ibabuffing na lang siguro to para makuha yung ganitong finish niya. Purple na yung tangke natin. Tapos, nagpadala si Zerwan Moto ng side mirror. So, ito nga yung ZX-10R side mirrors. Ayan. So, ito yung gagamitin nating side mirror. Unti-unting dumadami yung mga parts habang patagal ang pagbuo natin. Pero yun nga, hopefully mabuo natin siya ngayon. So, balik na tayo sa wiring. Let's go! Pagana natin ng konti yung wiring. Napapaliwanag ko na.
Yung isa. Okay, so after na sa wiring, syempre mahalaga yung preno. Ito man kakabit natin. Pero bago natin ikabit, kailangan natin linisin. Kasi tignan nyo, sa sobrang tagal na niyang hindi nagagalaw, sobrang dumi ng loob ng ano ko, ng caliper. So lilinisin natin yan. Gamit lang yung gas, tapos yan, ganyan-ganyan mo lang siya. Tapos konting kuskos. Kuskusin mo lang maigi. Tapos mamaya i-bleed natin to para yung fluid is talagang bago lahat. So okay na tayo sa wiring. Ayan, malinis na yung wiring natin. Ngayon, lilinisin naman natin is yung buong makina. Tingnan natin yan. Ayan, lilinisin natin yan para talagang refresh na refresh yung buong motor. Ayaw pa, so papalit lang muna akong damit kasi nabuhusan ako ng oil. Dito muna tayo. Palit muna tayo oil. Palit muna tayo oil! Palit muna akong damit! At okay! So, bago na tayo, hindi na tayo naka-gray na pants. Tuloy na natin yung... Unti-unti na nating nabubuo yung motor at syempre, hindi natin pwede kalimutan yung busina. Kasi nga dati walang busina yan, so lalagyan natin ng busina. Syempre, kaabit natin is G-Star Horn version 3. So, simple lang siya tignan. Wala siyang simple. Pero mamaya paparinig ko sa inyo kung gaano kalakas to. So ito yung kaabit natin busina. Let's go. Okay guys, so titestingin naman natin yung clutch. Yung hydraulic clutch niya kung nakakapit na. Siyempre, yung preno. So start up natin, yung switch din. Ito bago yung switch natin, di ba? So, yan siya. Tapos, patayaw. Ay, hindi, naka-primera. So one push. Nagana na yung makina, malilis na to. Testing naman natin yung clutch. Testing natin yung preno. Trip na naman ako kasi umuulan na naman, hindi ako makatrabaho ng maayos, pero yun siya, konti na lang. Ay, bad trip yung ulan.
Okay, so gumanda na yung weather, kaya tuloy na ulit tayo sa pagkalikot sa motor. So konting-konti na lang matatapos na natin. Tara, let's go! So after ng ilang oras na kalikot dito, napagana na natin siya. Low beam, high beam. Low beam, high beam. Dito lang pala manggagaling yung kuryente. Ang dami pa natin kinalikot. Throttle response test. Levers natin, okay na yung mga ilaw, okay na yung carb natin, okay na yung exhaust, yung pintura niya, yung pintura niya okay na din. Mga future natin papalitan is gulong, repaint na talagang repaint sa mags, katena, kasi madami pa tayong papalitan. Shoutout sa mga bisita natin. Ayan. Bagal ang puta, ano ka gyro? Gano lang ang pakaya. So shoutout sa mga kaibigan natin. Nangalak na ng Terry Pop. So pabayain muna ako, papagasan ko lang ito ng limandaan. Baba ko na natin. Helmet po, sir. Yes, sir. Running! First palagi. Flex ko lang yung ilaw. Oshi! One push! Sorry, sabihin natin. Halo na. Balak mo ako. Do! Tinulungan ako ng customer.